topic and gabi mo, maganda ng topic ito. This will be like a sharing or a dialogue lang yung masyado debate. Kasi we will both have the affirmative. Ako mag-affirmative kung sino to. No? And then Pastor Ferdy will also make his affirmative stand kung sino sa kanya ang dalawang saksi dito sa ayat or Apocalypse or Revelation chapter 11. So before telling you who these two are, let me read the chapter muna. So, Tagalog lang tayo para madali maintindihan. Okay, mas malinaw ang Tagalog sa ating mga Pilipino kaysa English. No? Pero you can also follow sa English if you are comfortable with the English version, any version, Protestant and Catholic. So, basahin ko lang ng buo sa payag 11 hanggang maski sa 14 na lang muna, no? Kaya para hindi natin maubos ang oras. Ang dalawang saksi, pagkatapos nito, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi sa akin, sukatin mo ang templo ng Diyos at ang altar at bilangin mo ang mga taong sumasamba roon. Pero huwag mong sukatin ang labas ng templo dahil inilaan yan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod ng Jerusalem sa loob ng 42 na buwan. Sa mga araw na yon, isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang paywatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 na araw. 1,260 araw. 1,260 days. Bago ba ako magtuloy, isa-isahin natin to. Actually, the book of Revelations or Apocalypse or Pahayag, this is full of symbolism, no? Figurative speech, hindi lahat dito literal. Although mababasa natin at maririg yung mga letra po letra dito na nakasulat. Binigay ito ni ng ating Panginoon kay Juan mismo. Now, ang hindi lang natin maintindihan dito kasi maintindihan naman natin yung dalawang saksi. So, dalawang witnesses, two witnesses. Itong magsusuot sila ng damit na sako ay hindi ito literal. Wala namang mga apostol na nagdamit sako. Kahit for 2,000 years, walang literal talaga nagdamit sako. Ang ibig sabihin ng nagdamit sako sa Biblia ay magpapakumbaba ka. So, they are the most humble person on earth, no? Mas humble pa to sa lahat ng propeta mula kay Adam, kay Moses, kay David, hanggang sa Paul ni Cristo at mga apostol. And masusurpresa kayo dito kung sino to. Anyway, I'll read a book para madali niyong malaman before sa 10 minutes ko time. By the way, Mr. Moderator, mga last 2 or 3 minutes ko, just tell me, no? Kaya magpapahayag sila ng Ebanghelyo ng mensahe ng Diyos for 3.5 years. This is very puzzling, no? Nakakalito at medyo mahirap talaga interpret. Bakit? Sino lang ang dalawang tao na nag-evangelize for 3.5 years? Because this is an exact number, no? Ang iba sabi na sa balista at Jehovah's Witness, 1,260 days equals to 1,260 years. Ang bawat araw, ginawang taon. Iwan ko, wala namang sukatan na ganyan dito sa New Testament. Sa Old mayroon, pero limited lang sa time ni Ezekiel at sa time ni Moses. But never in the time of the Gospels in the New Testament from Matthew to Revelations. So this means 3.5 years. Now, sila ay mapagkumbaba na tao. So ibig sabihin, they will be preaching the Gospel or the Word of God. Yan ang nababasa sa talatang 3. Sa 4, ang dalawang saksi ito ay dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. Tingnan din natin sa Zacharias 4:2-14. Kaya itong dalawang ito, hindi ko muna ilalantad kung sino to sa last 2 minutes na mabibigla kayo. Malapit ito sa Panginoong Diyos, no? These persons, mga personahe nito, napakalapit ito sa Diyos Ama, no? Sa Diyos sa langit, sa Panginoon sa langit. So, isipin nyo, no?
or ano muna, para this will be thrilling enough. Sino yung nasa kanan ng Diyos, Ama, at sino yung sa kaliwa niya? Kasi dalawa lang naman ang pinakamalapit, the right and the left portion of God. So, may hint na kayo dyan, kasi sa kanan ng Ama, I know, you know who that person is. Kasi kung hindi mo alam yan, ay hindi ka Kristiyano. O hindi ka nagbabasa ng Biblia at this man lang. So, common tayo dyan. Actually, this will unite us also if we know who these two personages, the two witnesses are in Revelation chapter 11. Sa aming Katoliko, maliwanag na ngayon kung sino yung nasa kaliwa. Nasa kanan ng ating Pilipinas, ngunit sa kaliwa ng Diyos Ama, no? Sa langit. Kung kaharian ng Diyos, mayroong reyna, mayroong hari. Kilala niyo ba ang hari? Siya yun ay isang na witness. Siya din ang king of humility, of humbleness. Ang kanyang reyna, no? The queen, may kaharian ng Diyos, yun din ang malapit sa Diyos. At she is the most humblest woman on earth and even in heaven. Hindi si Moses, hindi si Abraham. This is the queen of heaven and earth. So mga Katoliko, kuha niyo na, no? Pero tutunayan natin, patuloy tayo. Kung may magtangkang manakit sa dalawang ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway. Sa Jeremias 23, sa Jeremias 29, ang salita ng Diyos parang apoy din. Nakatapog na. Hebrews 4:12. Ito ay, this will reveal every deep and hidden secret of man's heart and mind. Hebrews 4:12. So, ibig sabihin, dala nila nito, itong apoy sa bibig. Pag sa bibig ng Panginoon, nandiyan na lalabas ang espada, salita ng Diyos. Yun din parang apoy, Jeremias 29:23. Ganon din yung Raina. Ano ang sinasabi niya, magagawa din kasi kalahat isa sa kapangyarihan ng hari. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan o pang hindi umulan habang napapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din sila na gawing dugo ang mga tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot sa mundo. Ano mang oras na gustuhin nila? Pagkatapos silang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makipaglaban sa kanilang halimaw sa galing sa kailaliman. This is also figurative. Dito literal na naglaban sila ng one-on-one, parang Goliath at David. Hindi. Kundi, yung nangyari sa buhay nila ni Kristo at ni Satanas ay pag-aaway din yun, no? Kung sa Sabalista pa, great controversy. Tatalunin at papatayin sila ng halimaw. O di ba si Kristo na natalo at napahapos sa krus na matay? Pero nabuhay na muli pagkatapos sa tatlong araw. Ang bangkay nila ay pababayaan sa lansangan ng tanyag ng lungsod, ang lugar na pinapakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na talaga ng Sodom at Gomorrah. Sa loob ng tatlong kalahating araw, o kailan si Kristo nabuhay na muli, di ba 3.5 days? So hindi ito specific si Elijah o Moses o sino mang propeta o apostol o santo o santa, kundi si Kristo to, ang isa. Ang the other one is Mary. Ang bangkay nila ay panuuri ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, ang kagwika at batsa, at hindi sila papayag na ililibing ang mga ito. 2 minutes. Ngayon, babasa ko dito ng reference, o tamang-tama, 2 minutes, sabi ni Mr. Moderator Boy Letra. Dito sa When Heaven Broke the Seals and Opened the Scrolls, isa tong doctor of philosophy si Helen C. Maoto, but I'm sorry to tell you, this is the Catholic version. So, hindi mo ito maririnig sa mga Protestante, at marami rin Katoliko na hindi alam ito. In page 10, number 2, Vasula Raiden, who wrote True Life in God, entry in December 24, 1991. Ito ang sabi ni Vasula Raiden. Your oppressors will look back into sins in the day of purification and will be remembering the rejection. They will realize how they were rejecting our divine hearts, not you. So sino itong divine hearts? Our two hearts that prophesied. Sino to? Out of the two men, one will be taken. Some will ask, where are Elijah and Moses? Where to come? I tell you, evil generation, we, our Lord refers to the two hearts. Sino yung dalawang saksi? The sacred heart of Jesus and the immaculate heart of Mary, or Jesus and Mary, the King and Queen, who are the two witnesses in Apocalypse 11:1-13 and Zechariah 4:1-14.
have not been speaking in parables all these years. Elijah and Moses have come already, and you have not recognized them. Kaya yun si John the Baptist, no? Representing Elijah to come in Matthew 17:1-9. Then there's so Moses in the person of Jesus, and have come already, and you have not recognized them, but treat them as you please. All our words, sabi to ni Cristo, no? Are like a sharp sword. Hebrews 4:12, double-edged prophesying, but the rebellious spirit in this generation is re-crucifying my word, the double-edged sword, and are rejecting our two hearts, the sacred heart of Jesus and the immaculate heart of Mary, who speak to you today, just like Sodom's and Egypt's rejection of my messengers. Kaya pala yung Sodom at Gomorrah, nagsimula sa yung sa Revelation 11, ng pag-reject kay Moses, pag-reject sa mga propeta, nila Isaias, etc. Tulad din sa New Testament, nireject ang message ni Jesus Christ. Nireject din ang kanyang reyna, ang kanyang nanay, si Mama Mary. So, sila yung two witnesses, si Jesus at si Mary. I hope maliwanagan kayong lahat dyan. So, yan po nagtatapos ang mainit na presentation ni Bro Alvin Gitomundo, Chief Roman Catholic Apologist, na nakaka-intense na presentation. So, dadako na po tayo sa pagtatanong ni Pastor Ferdy ng End Time Believers Church. 7 minutes, no? Pastor Ferdy, ready ka na ba, Pastor Ferds? Ready na po, ready na. So, kung ready ka na, your 7 minutes, Pastor Ferdy, tanong. Unang tanong ko po, sino yung nagbigay ng kapangyarihan dun sa dalawang witness? Yes, simply God. It was God, the Holy Trinity, sa aling paminiwala. Pastor Ferdy, all power is given unto me, Matthew 28:18-19. Baptism in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ganun din ang witness ni Mama Mary Trinitarian. God is the one who gives them power. So the next question ako. So the two witnesses, yes, for you is Christ and Mary. Yes, kasi ang context ng chapter 11, ang kasunod dyan, chapter 12, ganun din ang personahe na starring yung child Jesus na ipinanganak ng babae na si Mama Mary, walang iba. Kasi magkadugtong yung 11 at 12 chapter. Jesus and Mary, walang iba. Okay. Dun sa verse 3, sabi dito, sila daw, yung two witnesses daw ay magpaprophesy ng 1,203 score days, 42 months. May tanong ako sa Mar Alvin, ito ba ay literal o spiritual? Symbolic? Actually sa direktohan na lang kita pagsagot, Pastor Ferdy, literal yan yung araw, converted in 3.5 years. Kasi when Christ started at the age of 30, Luke 3:23, he finished after 3.5 years, kaya nga 33 AD, na pako na siya at na he was risen again and went back to heaven. So ganun din. Literal yan ang number of days. So this is 3.5 years when nung si Kristo ay narito sa lupa, nung siya inagministry hanggang siya ay pako. Tama ba? Yes, tamang-tama. Kasi Luke 3:23, about 30 years. So, bilateral, 29 ba? O 31? So, may ano, basa, estimate yun si Lucas 3:23. So, after 3 years, alam naman natin, lahat tayong Kristiyano, alam natin, 3 years ng ministry si Kristo, may sobra konti. Hindi natin alam ilang buwan ng sobra. Basta sa Biblia, 3.5 years. Next question. 1,260 days. Okay, itong sa verse 5 na Revelation chapter 11, sabi dito, and if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth. Ito po ba ay literal o spirit o symbolical sa inyo? O symbolical yan, no? May part literal yung sa bibig. Kasi galing talaga ang salita ni Kristo sa bibig. Then, the word of God is also like fire. Jeremiah 29:23, at parang espada din, Hebrews 4:12. Kaya yung anong salita ni Kristo, yun yung salita ni Mary. Pareha sila ng testimony, hindi naman sila magkakontra. Reina at hari sa langit at lupa. So
ano ang application ng fire proceeded out of their mouth and devoured devoured their enemies? Ano po ang application nito? Simple lang, they will be judged by the word of God, sabi ni Kristo, John 12:49-50. And that will happen on judgment day, they will be thrown into hell kasi hindi sila nakinig sa salita ng Diyos na yun ang gamitin ng Diyos sa paghukom na sa tao. Okay, then, next question ako. Yes. Okay, next question po. So, paano naman po ito? Sabi dito, if any man will hurt them, he must in this manner be killed. Mamamatay sila. So, itong pangyayari ng verse 5, ito pala ay mangyayari sa judgment day. Tama po o mali? Actually, mali. Kasi it would start in the time of Christ and Mary. When they evangelize, those who do not believe them is already destroyed by the fire of the word of God, the word of Jesus. When they die, that will be fulfilled, that they will, their soul will go to hell, like Davis in Luke 16:29-31. Hindi nakinig sa salita ng Diyos, eh, kaya na impyerno sa apoy. Next question. Okay, next question ako. May account ba, Bo Alvin, na may pinatay si Kristo at si Maria nung sila ay nagte-testimony? Yes, yes. Kaya ka symbolical, spiritual. Kasi sila Herodes, hindi nakinig. Hindi lang actually si Kristo, pati sila John the Baptist, sila St. Paul. Yung mga salita nila, according to the Bible, Pastor Ferdy, mga apo yun. Kasi salita ng Diyos is apo, Jeremiah 29:23. Kaya na nagsalita sila, napatay yung makaluluwa sa mga tao na hindi nakinig. Kaya when they die, they will be judged into the fire, eternal fire. Okay, ulitin ko po yung tanong. Meron bang account na may pinatay sila? Yes, si Kristo, letra po letra, sa Revelations 2:24-27, sabi ni Kristo, papatayin ko kayong mga adulterers in your bed. I will kill you. I will destroy you. Letra po letra yan. Kung hindi yan totoo, hindi, wala siya napatay, hindi pala totoo. Pero paano yan naging totoo? Tayong mga mananap pa, mga adulterers will go to hell. Next question. So, yung binanggit mo sa Revelation, yun ay nangyari nung panahon ni Kristong siya ay nagme-ministeryo na may pinatay siya. Yes or no? Yes. Yes, spiritual na, hindi literal na patay na nagdala siya ng apoy, ito po sinunog si Herodes. Kundi spiritually, when Christ speaks the truth, tapos hindi nakinig si Herodes at mga priest sa iyo, Matthew 23:34-39, sabi ni Kristo, how can you escape the fires of hell kung hindi ka nakinig sa akin? That is very clear. Naintindihan namin ba Katoliko? Last 1 minute. Okay, last. Sa verse 6 ng Revelation 11, sabi dito, meron silang kapangyarihan para i-shut yung heaven para hindi umulan at maging blood yung water. Paano nyo po ito ina-apply? Yes, si Kristo. Yes, si Kristo is God. He can do that. Sinabi na merong kapangyarihan, pero hindi sinabi ginawa. Wala namang account dito sa New Testament na ginawang dugo ang rivers or ang sea. Pero meron. Kaya nga na-prove doon sa time ni Moses, time ni Elijah, pinahinto ang ulan. Pero sino may kapangyarihan? Si Elijah, si Moses? No, God, Jesus Christ. And that one is also receiving this power, Matthew 28:18. Last question. Sabi dito, to smite the earth with all plagues, mayroon bang binigay si Kristo during his ministry na mga asalot? Yes or no? Hindi literally sa time niya. Pero after she went back to heaven, ay dami ng mga salot. Kaya nga ang Roman Empire na destroy Israel, 70 AD, destroyed. O, Diyos ang may sabi noon. You will be destroyed, Matthew 23, not even a single stone will be left. Hindi sa time ni Kristo kasi mawain ng Diyos eh. Magandang palita natin, Pastor Freddy. Ang dami natin matutunan na ngayong gabi. So, sige. Yan po nagtatapos ang
pagtatanong ni Pastor Purdy kay Bro Alvin Gitamundo. So, dadako na po tayo sa first presentation ng ating second speaker, Pastor Ferdinand Sustento ng End Time Believers Church. Teka, set ko muna yung time. 10 minutes, Pastor Purdy. Ready ka na, Pastor Purdy? Ready na po. Okay, your 10 minutes. Time start now. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. So, ang i-stand natin dito na sino ba yung two witnesses ng Revelation 11, no? Wait lang. Okay. So, dito, hindi po ito hula lang, no? O ito po ay nakasulat mismo doon sa Biblia, no? Naniniwala tayo na the book of Revelation is book also chronological ano din yan, no? Yung kanyang pagkasunod-sunod, yung kanyang eschatological events, no? Dito po sa Revelation 11, pag binasa natin sa verse 1, sabi dito, there was given me a reed like unto rod, and the angel stood saying, rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. Dito sa tagpong ito, Revelation chapter 11 verse 1, hindi na ito sa panahon ng kung saang panahon, kundi ito ay panahon na ng tribulation period. So pagkatapos ng rapture ng church, akyat na siya doon sa Panginoon kasama niya. Pero ang Revelation 11 ay hindi events para sa Gentile na, no? So ang Revelation 11 ay para na sa mga Jewish. Pagka binasa natin dyan, this is literal temple kasi ang sabi dito, may nagsumasamba doon. Pinapasukat ng anghel to sa kanya. At may sumasamba doon sa templo ng Diyos. Actually, this is the third temple na literally built after the rapture. Pagdating sa verse 2, sabi dito, binanggit niya dito yung 42 months. This 42 months is equivalent to 3.5, like sinabi ni Brother Alvin kanina. Pero hindi ito ministry ni Christ. This is a ministry of the two witnesses which the two prophets, no, na ibibigay sa kanila yung kapangyarihan, the spirit and power, no. Hindi sila yung babalik ulit, bagkus yung anointing from them, yun yung ibibigay ng Diyos sa kanila. So literal po ito kasi may 42 months, this is 3.5 years, no. At yung Holy City, binanggit yung Holy City, this is the third temple, no? Ito daw ay matetread under the foot of 42 months. Pagdating sa verse 3, bibigyan sila ng kapangyarihan, no? O dati ba, hindi po yan para doon sa ministeryo ng panahon ni Christ. This is a ministry to the Jew. Anong gagawin nila? Bakit ko sinabi na ang two witnesses ay mayroong specific na patutungkulan na tao, no, na isang being, no? Sabi dito, they shall prophesy 1,234 days. So the same kay Christ, pero hindi ito sa time ni Christ. At ang salitang cloth in sackcloth, ito po ay literal na bagay. Sila po talaga ay nagsuot ng sako, no? Punta muna tayo doon sa ano, doon sa salitang witnesses. So the word witnesses, agree tayo doon, sinabi ni Brother Alvin. The word witnesses sa English word ay martyr din 'yan, no? Ay sila ay naging martyr. At nagte-testimony sila. Ngayon, may specific testimony para sa kanila. That is 3.5 years. Okay? So, itong Revelation 11, ito ay tagpo na tribulation period na.
So ewan ko, siyempre, kung ang paniniwala ng iba, ang tribulation ay hindi na mangyayari o we are living in the tribulation, talagang medyo mawiwendang yung eschatology. Pagdating dito sa yung salitang saklot, no, malinaw yan, literal yun, no? Halimbawa, si Jacob, nagsaklot siya, nagsuot siya ng saklot. So Genesis 37 verse 34. Ganon din si David, 2 Samuel 3:31, no? Marami pa yan, no? Katunayan, yung pagsusot ng sako ay hindi lamang symbolical yan, no? Pero mayroon talagang pagganap niyan. Kaya binanggit ko yung mga talata. Daniel 9:3, nakalagay din yun. Si Daniel nagsuot din ng sako. Okay. Itong dalawang witnesses, they are also the two olive trees in Zechariah chapter 4, verse 1 hanggang 14. Sila din po yan, no? Ngayon, bakit? Ngayon, punta ko dun sa conclusion ko na bakit ito literal na tao? So, dun sa salitang nag-cloth ng sackcloth, no? At they prophesy for 1,204 days. So the book of Revelation 11 is not for the previous ministry of Christ. This is a ministry of God to the Jewish people. No? Katunayan sa verse 5. Pagdating sa verse 5, ito yung reason natin. Number one reason, no? Yung sabi dito, if anyone will hurt them, fire proceeded out of their mouth. During that time na kung ilalagay natin kay Christ, hindi si Kristo ganito. Halimbawa, sa time ng mga apostol, sabi ng mga apostol, Panginoon, padalhan mo nga ng fire yung mga taong yun. Sabi ng Panginoon, hindi niya ginawa. Ang gawin lang daw, ipagpag yung paa. 4 minutes. So parang itong aspeto na ito ay judgment or condemnation, pero hindi ito para sa kanya. Ito ay ginawa ng two prophets, which is Moses and Elijah. Dun sa verse 6, ito yung ginawa ni Moses. Ni Elijah muna, si Elijah. Si Elijah ang isa dito. Bakit? Sabi dito, that it rain not in the days of their prophecy. For 3.5 years, hindi uulan. Meron din siyang kakayanan. Ito naman yung kay Moses. Meron siyang kakayanan na gawing dugo yung tubig. Eh, hindi ba ginawa yan ni Moises? No? Ginawa po niya yan sa kanyang ministeryo, no? Bakit si Moses and Elijah ang stand ko? Pag binasa natin sa Malachi chapter 4, doon mo makikita na muling babalik si Elijah. O, saka si Moses, tingnan niyo po sa verse 4. Ito sabi niya sa verse 4, remember ye the law of Moses, my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel with the statute and judgment. Pagdating sa verse 5, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. The word dreadful day of the Lord is exactly applied dun sa Revelation chapter 11. Take note the word Elijah, no? Ngayon, mayroon bang instances na si Elijah ay bumalik? Hindi per se si Elijah, no? Halimbawa, Matthew chapter 17 na may transfiguration na nakita, nag-uusap nandun si Moses and Elijah. 2 minutes. 2 minutes. Nandun din ang Panginoon, no? So, yun ay pagpapakita na dito sa Revelation 11 ay mangyayari na si Kristo ay magbibigay ng anointing doon sa dalawa. Dito sa New Testament, si
John the Baptist po ay mayroon ding spirit and power of Elijah. Pero hindi siya person si Elijah. So ito palang spirit and power or anointing ay pwedeng bumalik or pwedeng ibigay sa isang tao na ordinaryong tao kapag inanoint siya ng Panginoon. Sino ba si John the Baptist? Si John the Baptist ay hindi per se si Elijah, pero meron siyang, sabi dito sa Luke 1:17, and he shall go before him in the spirit and power of Elijah. Anong gagawin niya? To turn the hearts of the father to the children. 1 minute. So ibig sabihin, itong dalawang propeta na ito, na si Moises and Elijah, ay babalik sa huling panahon pagkatapos ng rapture of the church. Yan yung Revelation 11 na binabanggit natin kanina na may power sila na para ishut yung heaven, may power sila na water to turn them to blood. Yan yung kanilang gagawin. So, being the two witnesses, yan yung kanilang i-witness. Anong purpose? To seal the 144,000. So, yan lang muna. Mamaya na yung iba. I-wave ko na yung ibang segundo ng oras. So, mayroon ka na lang 15 seconds. Believe na ni Pastor Purdy. So, diyan po nagtatapos ang first time ng ating second speaker, si Pastor Purdy ng Sustento ng End Time Believers Church. Dadako na po tayo agad-agad sa 7 minutes cross-examination sa pagtatanong ni Brother Alvin. Bro Alvin, ready kayo magtanong? Sige, yes, Bro Alvin. Mr. Moderator, I'm ready. Start ko na, Bro Alvin. Oh, thank you very much, Pastor Ferdy. Ang una kong tanong sa iyo, Pastor Ferdy, kasi sinabi mo, yun ang stand mo na si Elijah, si Moses, yung literal na katuparan ng dalawang saksi, two witnesses, Revelation 11. Diyan sa chapter 11, Pastor Ferdy, buhay pa ba dyan si Moses at si Elijah? Matagal na si Kristo dyan, bumalik sa langit. Buhay pa ba dyan si Moses at si Elijah? Yes or no? No. Binanggit ko kanina, they are ordinary person with the spirit and power of Elijah. Hindi per se si Moses and Elijah. Next question po. Next question. So if they are not literally the person of Elijah and Moses, who are the names of these two persons? Kasi yung ang tema natin, sino yung dalawang saksi? So para sa'yo, Pastor Ferdy, kung di yung literally si Moses at si Elijah in person, sinong dalawang personahe na yon? Anong pangalan nila? Yung pangalan nila hindi po identify because they are just two witnesses na pwedeng kahit kaninong Hudyo na mga rabay. So, we believe, according to si John MacArthur ay nagsabi na walang makapagsasabi nun. Ganun din yung stand ko. Ah, ganun ba, Pastor Ferdy? Sige, next question na lang. Hindi mo ba nabasa, Pastor Ferdy, na literally sa Revelation, sa Apocalypsis ni St. John, na ibinigay ni Kristo sa kanya, Revelation 1:1-3, ay sinabi niya sino yung isang saksi doon? Alam ni Kristo sino yun? Alam mo ba o hindi? Yes or no? Sa Revelation 11, hindi ko alam yung saksi na binabanggit mo, pero yung saksi doon sa verse 3 na dalawang saksi is referring to the two olive trees na binabanggit na they can shut the earth at saka yung they can turn the blood, yung water. Yun yung sinasabi kong two witnesses. Okay, sunod na tanong ko, Pastor Ferdy. Premise mo na, Mr. Moderator, I will read a verse and then I'll ask Pastor Ferdy. Revelations chapter 1, verse 5. Sabi ni St. John the Apostle, the Revelator, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us for our sins by his blood. Pahayag, Apokalipsis 1:5. So, payag ka ba, Pastor Ferdy, na faithful witness si Kristo dito? Siya ang starring dito?
as a faithful witness in all of Revelation, kasi siya nagbigay ng payag kay Juan. Yes or no? Yes, dun sa verse po na yan, pero that verse ay taguri sa Panginoon. Pero sa panahon ng Revelation 11, it's not the ministry of Christ na literal na nandito sa earth, because it was the tribulation period for the Jew. Okay, so doon na tanong, Pastor Ferdy, sabi mo hindi to sa time ni Christ, ang Revelation 11, eh hindi mo in-apply yung Revelations 1-5 ko. So tanong ko sa iyo, Pastor Ferdy, do you know that in Revelation chapter 11, napaloob dito, na may isang talata, letra po letra, na inuukol talaga to sa kaharian ni Kristo, ang Revelation 11, 1-2 hanggang sa last verse, verse 19. Alam mo ba yan, Pastor Ferdy, na na-mention si Kristo dito at kanyang kaharian? Yes or no? Revelation 11. No. Revelation 11, Christ did not mention here. Letra for letra. Okay? Doon sa verse 1, that's the temple of God is the literal temple of God in Jerusalem. May nag-worship daw doon, pinapasukat kay John, at bibigay yun sa Intil. Next question po. Next question, in verse 15, Pastor Ferdy, napakaliwanag naman dito, as a premises revelator, basa muna ako, then I'll ask Pastor Ferdy. Then the seventh angel blew his trumpet, Revelations 11:15. There were loud voices in heaven, saying, the kingdom, ng kaharian, ano? So may hari, may reyna. World now belongs to our Lord and to His anointed, and He will reign forever and ever. So itong anointed, iba ang Messiah to, Pastor Ferdy, ang Lord Kristo. Yes or no? Revelations 11:15. Sabi ko, iyang talata na yan si Christ, temple, kingdom of Christ. Pero iba yan dito sa verse 1, na that the temple of God. Iba yung kingdom, iba yung temple of God. Mayroong nagsumasamba doon na pinapasukat na ibibigay pa sa Gentiles. Yuyurakan pa ng hintil. Hindi yan pwedeng maging kay Kristo kaagad ngayon sa panahon ng tribulation. Next question. Next question, Pastor Ferdy, dito sa taas, verse 8, Revelation 11 pa rin. Their corpses will lie in the main street of the great city, which is the symbolic name Sodom and Egypt, wherein their Lord was crucified. So, saan napako si Kristo, Pastor Ferdy, diba sa Jerusalem? Diba si Kristo tong Panginoon na napako, yes or no? Yes, it is the Lord na pinako sa Jerusalem, sa Golgotha. That's it. Pero yung Jerusalem, it called Sodom and Egypt na. Kaya nga, irrelevant kung i-apply natin sa verse 1 at doon sa verse 15 kanina, na iisa lang yun. Next question po. 1 minute and 45 seconds, Robin. Next question. Sabi dito, sa verse 16 hanggang sa baba, we give you thanks, Lord God Almighty, who are and who were, for you have assumed your great power and has established your kingdom. So natatag na pala dito ang kaharian ni Kristo, Pastor Ferdy. So ibig sabihin, Pastor Ferdy, yes or no, ang kaharian ba ni Kristo natatag na niya nung bumalik siya sa langit o hindi pa? Yes or no? Saan doon? Sa dalawa. Natatag na o hindi pa? Naitatag na yung spiritual kingdom of Christ, pero yung literal kingdom ay ibibigay pa sa hintil, yuyurakan pa, because of the Antichrist. So yung kingdom na binabanggit niya dito ay later future event yan na mangyayari after the tribulation. Next question, Pastor Ferdy. Sa kaharian ng Diyos at sa kaharian ni Kristo, sinong pinakamalapit sa Diyos? Di ba ang reyna at ang hari? Yes or no? Yes, yun ang pinakamalapit. Pero hindi sila utusan para sila ay yung gaganap doon sa lupa. Ito ay pangyayaring sa lupa. Hindi ito para si Kristo pa yung gumawa ng witnesses. Last question, Pastor Ferdy. Ang hari ng mga propeta, try na ng mga propeta at mga apostol at ng mga lahat ng mga banal na tao dito sa lupa, sa langit. Sino ang pinakamalaki na testigo or the greatest witness of all? Is it not the king and queen of the kingdom of God? The greatest witness is the king and the greatest witness also is the queen? Yes or no?
They are, yes, they are witness, but specifically they are the two witnesses are not Jesus Christ and Mary. Okay na. May oras pa. Okay. Okay na po. Time na po, Bro Alvin. So diyan po nagtatapos ang cross examination sa pagtatanong ni Bro Alvin ng Roman Catholic Church. Dadako na po tayo sa ating battle stance o shout out sa lahat ng mga nakikinig dyan sa live, no? Sulat nyo yung mga ano dito, mga verses. Magandang topic to, no? So mapalad tayo at libre na nakapakinig tayo ng ganitong lating talakayan. So Bro Alvin, 10 minutes Bro Alvin, your time start now. Thank you very much, Mr. Moderator, Bagyan Paulo Cruz, aka Boy Letra, at sa ating kapatid at kaibigan na si Pastor Ferdinand Sustento ng End Times. Napakaganda ng dialogue namin, ano? So, pero i-compare natin, no? In wala naman dito, we need to attack really the stand of Pastor Ferdinand, pero let's just compare, no? Oh. So, sa akin, kasi ang topic natin, napakaliwanag, very payak, no? Very plain, simple, and categorical statement. Sino yung dalawang saksi sa Payag 11? Andyan yan, nakapost yan sa The Vicars Convention Group. So ngayon, sa Catholic side ako, I represent the Catholic side. Grabe ang mga talata ko, meron talagang nakamention, faithful witness si Jesus, so isa, Revelations 1:5, letra po letra. So kay Pastor Ferdy, sa dalawa, wala man lang kahit isa. So 50% panalo na ako. Eh dito sa mga libro ko, dalawang references ko dito, na may batayan naman itong sinabi ni Vasula Raiden, ang modern prophet din ng Catholic Church. Ikalawa yung si Mary. Simple lang naman eh, kasi kaharian yun ni Kristo, Revelation 11:15. So si Kristo, hari ng mga propeta. King of Prophets. So, sino ang mas grabing propeta, pinakamakapangyarihan at pinakagrabi ang pagkapropesiya? Yung siyempre ang hari ng propeta. No question. Umami naman si Pastor Ferdy. Yes, Brad Alvin. Ang panusot ni Pastor Ferdy, hindi daw na-mention. E na-mention nga sa Revelations 1:5, kinapit ko sa Revelations 11:15. E napasubalian ko yung sabi mo na hindi yung sa time ni Christ. Isa time ni Christ, Revelations 11:8. Na-mention kahit na Sodom and Gomorrah yung figurative name of Jerusalem, pero mayroong event na doon na crucify ang Panginoon. So time ni Kristo. Doon kasi nag-umpis ang paghari ni Kristo, nung nabayubay siya sa krus, yan ang trono niya dito sa lupa. Yan ang problema kung hindi tayo Katoliko, hindi tayo masyado ba na believe sa hari natin. He is the king of humility, kaya nakasuot ng sako, nakahubad pa nga eh. Diba ang ating Panginoon Kristo? Talong-talo talaga sa kapag pagkumbabaan Filipos 2:5, si Moises, si David, ako, si Pastor Ferdy, tayong lahat dito sa mundo, lahat ng tao sa mundo, mula kay Adan hanggang sa huling tao, pagbabalik ni Kristo. Ano takin, nakabayubay, nakahubad nga eh. So yun ang ibig sabihin, Pastor Ferdy. No? Sana naman, let's make this debate na hindi antipathy na atakihin lang natin yung paninindigan ng kalaban, kundi we should also learn from each other. No, I tried my best to learn many things, Pastor Ferdy. Minsan, susunog na ako ng kilay just to read books, kaya itong mga libro ko, hindi mo ito matatagpuan sa ibang grupo, sa Timarian, nila Father Darwin. Hanggang ngayon, they not know who are these two witnesses are. And most of the Catholic Church all over the world. Besides these things, that is these books, this Catholic books sa time reading, ay nakabasa nito, alam din nila. E ngayon, na-showdown, na alam na ngayon ng mga nakikinig sa atin. So I'm doing a service to Mama Mary and our Lord Jesus Christ as Chief Apologist here in the Philippines. So Pastor Ferdy, this will be a ecumenical dialogue na sa akin talaga, I'm sorry to tell you, mga letra po letra. Mahilig kami ni Boy Letra eh, ng letra po letra. Revelations 1:5, the faithful witness. Kasi ang drama kasi dito, Pastor Ferdy, from Genesis to Revelation, itong Bible na to, ang story nga dito, ang sa kaharian ng Diyos, ang Diyos mismo at kanyang hari, kanyang Messiah or anointed, at ang kanyang reyna,
Merong rin nasa Psalms chapter 45, whole of Psalms chapter 45, the queen sits and stands at the right hand of the king. And we know Jesus is the king, Hebrews 1, 8 to 10. No? You, O God, is forever and ever, and your throne of righteousness stands forever and ever. Hango yan sa Psalms chapter 45. So sa Psalms chapter 45, nandun yung queen niya, representing Mary sa Revelation 12:1 na nandoon na sa langit. Mayroon siyang corona, 12 stars. So ngayon, the witness of the queen is the witness of the kingdom. Revelation 12. Kaya ang yung patotoo, Revelation 12:7, ang patotoo ng mga iglesia, ang patotoo ng mga tao ng Diyos, ng bayan ng Diyos, at yun din ang patotoo ni Jesus ng mga banal. Hindi naman pwede po Sir Ferdinand, ah, si Mama Mary, ilabas mo, tapos si Kristo lang at mga propeta, si Moses lang, si Elijah. Eh, mas malaki pa yata ang role ni Mama Mary kasi Raina nga eh. Kasi yung patotoo, witness ng hari, direkta-diretso witness ng Raina. Half sila doon sa credit. Ito nangyari dito sa Biblia. Ang actor dito, Pastor Ferdy, kung mahilig ka naman siguro din ng nood ng sine nung bata pa tayo, Pastor Ferdy, eh di ba may actor, siyempre may actress din. Ang pangit naman ang movie kung actor lang, halimbawa Fernando po, tapos walang leading lady. Inasanay na tayo dyan kasi halos sa Bible, ang starring role dito, ang actor talaga dito, key player, is Jesus Christ, the Messiah. The Bible is a story about Jesus, the Savior and Redeemer, saving us. Tapos kasama naman niya si Mary kasi he became man through Mary, yung reina niya. The old Adam and Eve sinned because of nilabag nilang batas sa Diyos, Genesis 2:7. Nagtindig ang Diyos ng bagong reina, bagong Adan at Eva, Genesis 3:15, the proto-evangelium. Kaya yung proto-evangelium ay babae doon, ang anak ng lalaki, nagdudurog sa ulo ng ahas, yun yung si Kristo at si Mama Mary. Eh may aktor si Kristo. May actress din si Mama Mary, hindi ni asawa kundi ang kanyang reina, kanyang nanay. Yan ang kagandahan ng istorya ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, yung mga istorya ng mga Protestante, ang pangit eh. Bakit ang pangit? Sagwa. Walang aktor, walang actress, hindi mo alam kung sino. Yung Revelation 11 lang, hindi maturo kung sino. Sinong magagandahan yan? Hindi pa tayo? Ben? Hello, hello? 4 minutes, pa, bro. No? Oh, 4 minutes. Binagsalita kasi. Hindi maganda ang isang story if there is no actor and actress. Ganun din sa Bible, ang actor dito si Kristo. Pag hindi mo maturo na yung witness sa dalawa, dalawa na nga lang yun eh. Hindi na yung si Moses at Elijah kasi matagal na. Pero yung spirito na ibinigay doon ng Diyos kay Moses at Elijah, nandoon dito sa dalawang saksi. Again, Revelation 1:5, si Kristo yun. Revelation 12:1-17, si Mama Mary din yun kasi kadugtong Revelation 12 sa Revelation 11. Mga letra po letra yan. Sino yung nanganak kay Kristo? Revelation 12 verse 5-6. Si Mama Mary, Luke 1:27-35. Galatians 4:4. At marami pang talata sa Biblia. Ito, alam mo, Sir Verdi, ang kaganda sa Katoliko. Wala kami dito mga pasling kung nagbabasa ka dito, pero kung makinig ka talaga sa Magisterium ng Simbang Katoliko, it's a very good story. Ang ganda-ganda talaga. Mapaiyak ka nga eh. Ang ganda ng istorya ng simbahang Katoliko. Bumalik kay Pastor Ferdy sa Katoliko kasi nandito ang kagandahan ng pagligtas ng Panginoon sa atin. The thrill and the drama of our salvation is here written in the scriptures and it is very clear. Pastor Ferdy, no? Walang ano dito, walang malabo ba? Tulad ng pagtanong ko sa iyo, Pastor Ferdy, kung di si Moses at Elijah literal, sino yung dalawa? Sasabihin mo lang, ah, Brad Alvin, basta may dalawang witness. Iyon nga ang papatunayan natin. So, ibig sabihin, wala kang napatunayan ngayon, hindi mo pala kilala. Eh sa amin kilala lang, nabigay ko ng pangalan, Mama Mary at Lord Jesus Christ, the King and Queen, the New Adam and Eve. So hanggang dito lang, kaduluduluan, kasi this is the deepest of our theology sa Catholic Church, Pastor Freddy. Ipinalabas na namin dito sinong aktor. Sa, siyempre, malaman mo ang movie, alam mo na mga pangalan dyan. Hindi naman pwede magsabi ng director ang Diyos na, o kayo lang mag-ano dyan pagtingin nyo sa
sa story kayo nang mag-conclude kung sino yun, ha? Eh, meron talaga mga pangalan sa umpisa pa lang, Revelations 1:5, si Kristo na, agad. 1-5, hindi lang yung verse 5, ha? 1-5, kay Kristo na. Eh, siyempre, kasama yung nanay niya, kasi she became man, son of man, because of Mary. Si Mary is also consistent here because she represents the church. Pag nag-mention ng church in Revelations chapter 1 to chapter 22, Mary is the resplendent representative of the church. Revelations 12, sa gita nga eh, pinalabas si Mary, 12:1-17, Luke 1:27-35, Matthew 1:23-25, Mark 1:1-11, John 1:1-18. Dami bang talata eh. Eh, pulangin. I'm even planning, Pastor Ferdy, na mag-ano ko dito sa live stream ako. Mag-live stream din ako kay Boyleta sa Letra Poletas page niya everyday, kahit mo lang isang oras. Kasi I'm feeling, Pastor Ferdy, I won't be living long in this earth. Sana man lang lahat itong nagunan ko sa Katoliko. May syawalat ko to. So take it early bit, Pastor Ferdy. Kung di mo man ito tangkapin buong buhay mo, o baka tanggapin mo na later when you grow old. When I die, if for example, I die first before everybody else here, you will remember Brother Alvin Gitamundok na nung buhay pa ang chief apologist na si Alvin Gitamundok, hindi yun madamot sa salita ng Diyos. Lahat ng natutunan ng karunungan sa Sibang Katoliko, isiniwalat niya dito sa mundo. Yun ang mission ko, Pastor Ferdy. No, mga kapatid kong hindi Katoliko, my mission here is not to destroy your name, to condemn you to hell. No, my mission here is to teach everybody, both Catholic and non-Catholic. So, oras na siguro, Brad Violeta, hanggang dito na lang. No? I-wave ko na lang para, kasi malalim ng gabi, para magka-tanong na si Pastor Ferdy. 10 seconds na lang naman na, Bro Alvin. Okay, dyan po nagtatapos ang rebuttal stand ni Bro Alvin. Ngayon ay dadako na po tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating second speaker, Pastor Ferdy, na sustento ng End Time Church. Pastor Ferdy, ready ka na, Pastor Ferdy? Yes po. Okay po, so your 7 minutes, time start na. Okay, tanong ko dun sa 11:15 na Revelation, Bro Alvin, nung si Kristo ba ay nagmi-ministeryo at siya ay napako sa krus, pagkabuhay ng maguli niya, yung kingdom ng mundo ay naging kanya na? Yes or no? Actually, Pastor Ferdy, during his birth pa lang, Matthew 1:23-25, it was already prophesied kasi it's based on Isaiah 7:14-9:6 that a son will be given, God Almighty, the Prince of Peace. And verse 7, Isaiah 10:7, natupad yun, his empire will have no end. So yung bata pa lang siya, may imperyo na siya. Hindi lang nakilala ng tao. Next question, Pastor Ferdy. Next question po ako. So, nung binabanggit ng, nung siya ay tinutokso ng kaaway, sabi niya, itong kingdom na ito, bibigay ko sa iyo. Yung mga yan, nakikita mo na yan, bibigay ko sa iyo. Yan ba ay sa Panginoon o sa demonyo? Yes. Actually, ang talagang may-ari, si Kristo. Kaya sa Matthew 2:11, sabi ng tatlong hari, sasamba kami sa hari ng Israel. Actually, the whole world is Jesus. But the devil, ninakaw ang mundo ang kapangyarihan eh. Kinuha kay Kristo. Kasi natakubaba si Kristo. Siya munang hari dito. 2 Corinthians 4:4, he is the God of this world. So yun, pwede siyang magbigay kay Kristo because next Christ question. Is a humble human. So meaning binigay ni Satan yung kingdom o binigay ni Kristo yung kingdom kay Satan? Yes, because the drama of this world, Pastor Ferdy, tatay ang makasalanan under test kaharian ni Satanas. Ipumunta ang tunay na tinahari dito para bawiin tayong lahat, kaya tubusin tayo at sagipin tayo at iligtas tayo. Ganyan kaganda ang istorya ng Simbahang Katoliko, Pastor Ferdy, at ng Biblia. Next question, Pastor Ferdy. Okay, so dito sa salitang the kingdom of this world are become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Binanggit dyan yung and of His Christ. Tayo ba ay nag-reign na ba ngayon sa kasalukuyang ito?
bilang hari din dito sa lupa. Yes, sir. Yes, Pastor Ferdy, if you read the preceding verse in verse 17 to 18, napakaliwanag dyan. Binigyan ng gantimpala ang mga propeta at lahat ng banal tulad ng si Kristo sa langit, hindi ito sa lupa, pero sa langit. Kaya meron kami mga santo at santa, Pastor Ferdy. Revelations 11, verse 17 to 18. Andyan sa Biblia, Pastor Ferdy. Okay, next question. Dito sa binanggit kanina sa verse, tawag dito, verse 7. Sabi dito, when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. Sa panahon po ba ng ministeryo ng Panginoon, namatay ba si Maria dyan? At yun, si Maria, namatay ba siya dyan? Oh, actually, Pastor Ferdy, yes, pero yung time element is immaterial kasi ang punto dito na they suffered death, literal death. Christ was crucified and died. Mama Mary also died. I'm sure you believe as a Protestant na namatay din talaga si Mama Mary. At tayong lahat din na namatay din. Pero sige lang, basta tayo ay natubos at paligtas sa kamatayan. Dahil next sa question. Pagkabuhay na muli ni Kristo. Okay. Sa verse 8, sabi dito, and their dead body shall lie in the street of the great city. Yung great city dito ay Jerusalem. Yes. At yung dead body nila nandun daw sa street. Kailan nangyari po yan? Yes, because for the Bible, starting Wednesday night, Christ is already affirmed as dead kasi isinuko ng kanyang katawan para siya mamatay talaga at magbata sa krus. It's not the literal time na 3 o'clock in Friday pa lang siya namatay, kundi talagang she already offered. So kaya nga sa Revelations 11 at 12, sabi dyan, ang karnero na napatay na wala pang mundo, hindi pa na nagawa ang mundo. Ang ganda ng katulik ko, Pastor Ferdy. Ang tinatanong si Brother Alvin, yung dead body nila na nandun sa street. Si Mary, saan account sa Biblia na yung dead body niya na lie on the street of the great city? Yes, tradition tells us, Catholic tradition, Mary died in Jerusalem and probably also her sepulcher is in Jerusalem like Jesus. So obviously, she was also paraded kasi she's a holy person, si Kristo din ang namatay. Pinarada din hanggang sa kanyang libingan. Patay na siya nung nagdala ng cross patungong Golgotha . 2 minutes, Pastor Ferdy. Doon sa verse 8, sabi mo, pinarada. Si Mary ba, dead body to ah, hindi to naka, itong dead body ba na to, nakakabaong ba yan, o nabalutan ba ng tela yan? O talagang patay yung body nila na nandun sa street until hindi sila binubuhay? Yun ba ang unawa mo dyan, Brother Alvin? Yes, Pastor Ferdy, ang letra po letra dito, as only symbolism and figurative, what happened with Jesus Christ and Mama Mary. Alam mo naman, mga mahirap sila, they're humble, wala silang pambili ng kabaong, si Kristo, nagpa-living lang sa libingan ni St. Joseph, Barimatea. Si Mama Mary, ganun din eh, walang pera sa Mama Mary, she's very poor person. Ganun din, dinala lang siya, bigla na lang siya nawala after 3 days when she died. Next question. She was assumed into heaven, body and soul. So, dito sa verse 9, sabi dito, and they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead body 3 days and a half. Nakita ba talaga ng buong, ng maraming tao, ng kindred, nation, tongues, yung dead body ni Mary tsaka ni Christ, yes or no? Actually, it was not fulfilled literal na sa time nila, pagkamatay nila, nakita ng mundo. No.
Pero sa mula lang namatay sila, tapunta sila ng langit, both of them, Mama Mary and Jesus Christ, naalaman na ng buong Katoliko. Ay kaharian to ni Cristo kami Katoliko. Kayo lang hindi nakaalam, hindi nakakakita to the mind of faith, to the eyes of faith. Kasi hindi kayo naniniwala, eh, wala kayong pananampalata, Pastor Ferdy. Be a Catholic and you will see many things here in the Catholic Church. Ang ganda, Pastor Ferdy. Last question na siguro. My last question doon sa Revelation 11:9b. Sabi dito, and shall not suffer the dead body to be put in the grave. Sabi nyo kanina, nilibing sila, di ba? Si Christ nilibing. Eh bakit ito, hindi daw sila pinayagan na ilagay doon sa libingan? Yes, kasi salita to ng Diyos na hindi talaga malilibing. Sa Acts chapter 2 verse 29, sabi ni Kristo, you will not leave your holy soul in hell or in Hades. Sa libingan, hindi, Pastor Ferdy. Kaya nga na, assumption si Mama Mary na punta sa langit, Revelations 12:1-6, ganun ni si Kristo na buhay na mag-uli and ascended into heaven. Maraming talata, Luke 24, etc. Okay, time na. Yan po, nagtatapos ang mainit na tanungan between two debaters. So, kadaon na po tayo gadagan sa rebuttal stand ni ang ating second speaker. Si Pastor Ferdinand Sustento ng End Time Church. Set po muna yung time. Pastor Ferdy, 10 yes. minutes. Okay. You may start. Okay, salamat Alvin. Salamat po sa mga sagot po ninyo. Siyempre kay Boy Letra na atin pong moderator ngayong gabi. Ulitin ko yung mga binanggit ko kanina na dahilan ko bakit ang two witnesses ay si Moses and Elijah. Malinaw na binabanggit sa Revelation chapter 11 doon po sa verse 3 na magpa-prophesy sila na for 203 score days. This literal days na ito ay hindi ito sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Ito ay sa panahon ng kapighatian. Pagkatapos na i-rapture ang church, ito po ay mangyayari na dadating ang tribulation period. Even the anti-Nicene fathers, mga early Christian fathers natin, no, naniniwala sila sa eschatological. Pagkatapos na ma-rapture ang church, may darating na tribulation period, no? Maraming yan, hindi ko na isa-isahin yan, no? According to the writings ng mga early church fathers. So, itong Revelation 11 ay hindi ito dahil ang stand natin ay kaalinsabay ng pangyayari ng panahon ng Panginoon. Ito po ay another future event na mangyayari pagkatapos ng church ay ma-rapture. Okay, dito sa verse 4, these are the two olive trees or the two candlestick in the standing before God of the earth. So yung two candlestick na yan, yan din po yung nakalagay sa Zechariah chapter 4, no? Pagka binalikan natin yung Zechariah chapter 4, binabanggit yung two olive trees na mayroon silang oil, no? Anointing, no? Tingnan natin muna diyan, no? Tingnan natin yung Zechariah chapter 4. Ito yung binabanggit sa verse 3. Sabi niya, pag binasa mo sa verse 2, and said unto me, what seest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick of all gold, with a bowl upon the top of it, of his seven lamps. Ito pa lang, olive tree, may ministeryo siya na pinapakita dito na may seven lamps and seven pipes to the seven lamps which are upon the top thereof, doon sa taas down. Then pagdating sa verse 3, the two olive trees by it, one upon the right side of the bowl and the other left side thereof, magkabila, eh, no? Eh, tinatanong siya, sabi niya, kinausap siya, sino yan? Sabi niya, hindi ko alam. Sabi, ikaw nakakaalam. Sabi niya, ito sabi niya, not by might nor by power, but by my spirit, said the Lord. Anong ibig niya sabihin yan? Babalik niya yan, ibibigay niya yung kanyang spirit ulit. No? Para dun sa dalawang two witnesses, si Christ at si Mary. Bakit?
Katunayan na nga na binanggit ko sa Lucas 1:17 na si Elijah ay babalik sa Malachi chapter 4 verse 5 and 6 in the dreadful day of the Lord. Kung ang unang binanggit niya yung great day and dreadful day. Eh, kailan ba yung dreadful day? Yung dreadful day of the Lord ay hindi panahon ng Panginoong Hesukristo. Ang dreadful day of the Lord is the tribulation period. Even the forefathers, our early church father, ay binabanggit nila yung eschatological event dyan. No? Isang scholars na si Clarence Larkin ay binabanggit yan sa kanyang dispensationalism, no? Yung events after the church go up to heaven, no? Ngayon, balik tayo dun sa Revelation 11. Anong mga dahilan natin, no? Sabi dito, if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth. Kung itong mga bagay na ito, hindi po ito tama, hindi siya literal, pero hindi yan apply sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po yung salitang devour their enemy. Hindi ginawa ni Kristo yan. Ang tinuro ni Kristo sa kanyang ministeryo, sabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway. No? Dito sa panahon na to, hindi niya kinundin ng mga tao. At ang sabi pa dito sa C ng 11:5, he must in this manner be killed. Mamamatay yung tao pag ginawa sa kanya yun. Pag ginawa dun sa two olive trees, or which is the two witnesses. Hindi yung ginawa ni Kristo. Sabi nga ni Kristo sa kanya sa cross, habang siya inakabayo-bay doon. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. So, it's defied that theology na ganyan yung paniniwala. Sa verse 6, this have power to shut heaven that it rain not in the days of their prophecy. Kung ang testimony nila ay sa kung sila ay nagte-testify or nagwi-witness ay si Kristo ay nagwi-witness sa panahon ba na yun, may naiulat ba ng panahon na hindi pinaulan ni Kristo? Wala. O, punta naman tayo doon sa turn the blood. Mamaya siguro, hindi ko alam kung sagutin ni Bar Alvin, kung sino yung isa doon, sino ba yung gumawa nung hindi umulan at mag-turn to blood yung tubig. Sino ang gumawa noon? Eh di ba sa para yung panahon ni Elijah hindi umulan? Sa time ni Moses, ginawa niya naman yung tubig into blood. Ito pa, sabi niya, to smite the earth with all plagues. Saan ginawa ni Kristo sa kanyang ministry? Take note, nag-witness si Kristo. Hindi ko dinideny, si Kristo ay witness. Hindi ko rin dinideny, even yung mga bagay na mga Kristiyano or si Mary. Pero the problem is, the eschatological event, hindi ilinalagay into a proper interpretation. What I mean is, hindi siya exegesis. Bakit? So, kung ilalagay natin sa proper exegesis ito, matutumbok natin, hindi yan sa panahon ni Kristo. Hindi ko dinideny, maraming mga bagay. We are also witnesses. No? Tayong lahat na nagsishare ng salita ng Diyos. Pero, these two olive trees, these two witnesses are specifically for the ministry to the Jewish people. No, sabi diyan, mayroon silang kapangyarihan. Pero mo, they smite the earth with all plagues. Kailan ginawa ni Mary at ni Kristo yan? Hindi yan nangyari sa time na sila ay nagbiministry sa lupa. Take note, kapag akyat ni Kristo, tama. Hindi na yan ministeryo ni Kristo. 30 minutes. The physical form. Ibinibigay na ni Kristo yan dahil meron siyang ginagamit ng mga tao. Pero hindi yan sa panahon ni Kristo. Sa verse 7, sabi na, when they have finished their testimony, take note, kung na-finish na yung testimony ni Christ, kung take for granted, sasang-ayunan ko siya. Yung beast ascend from the bottomless pit at siya ay aawayin siya.
kailan to? Tingnan mo. Kung gagawin kong chronological yan, eh kailan lumabas? Oh. Kailan lumabas yung beast? Take note of the word beast. Nandun yan sa Revelation chapter 13. Oh. Gagawin mo si ano yan? Si Herod? Ano bang ginawa ni Herod sa kanya? Hindi naman siya namatay. Hindi naman siya pinatay ni Herod. At sabi dito, na-overcome daw siya si Christ. Never, never nila na-overcome si Christ. Pagdating sa verse 8, yung dead body nila na lie on the street of the great city. The great city is Jerusalem. Yung dead body nila nandun. Hindi sila na-put in the grave. Si Kristo na-put in the grave. Eh, si Mary, ewan ko. Wala kung, ewan ko kung mayroon si Bar Alvin yan. Pero, malinaw na hindi rin yan si Mary na put lie yung body niya sa street during kanyang testimony. Hindi po yan. Kaya yan ay hindi apply para kay Mary at Jesus. Sabi pa dito, makikita daw ng nation tang screen red ang lahat, yung kanilang katawan ng 3 days. Nangyari ba yun? Hindi po. Paano mangyayari yan? Mangyayari yan sa panahon natin. It's later future event for us. Paano mangyayari makikita ng lahat ng tao? Siyempre, because of the technology. At sabi dito, and shall not suffer their dead body to put in the grave. 1 minute. Si Kristo na ilagay sa grave. Isa yan. Maraming ano dyan. Loopholes itong unawang ganito, mga kapatid. Pero this is not for para anuhin natin ang ating kapatid, no? Ito pa yung sabi dito, and they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry and shall send gifts one another because these two prophets. Binanggit niya dalawang propeta. Malinaw ang dalawang great prophet in the Old Testament ay si Elijah at Moses. Specifically, letra po letra, 2 prophets ito. Na anong ginawa nila? Tinorment nila yung mga nananahan daw sa lupa. Ginawa ba ni Christ yan? Hindi po. Pagdating sa 11, after 3 days and a half, the spirit of life from God entered to them. Hindi naman nangyari yan kay Mary at Jesus during the time ng ministry. Salamat po. Alright. Diyan po nagtatapos ang rebuttal stand ni Pastor Purdy ng End Time Church. Ngayon po ay dadako na tayo sa cross-examination ni Brother Alvin. Brother Alvin, 7 minutes. Ready ka na, Brother Alvin? Oh, thank you very much, Mr. Moderator. Jan Paulo Cruz, I'm ready. My first question, Pastor Purdy, is ganito. Gusto ko lang linawin ha to clarify ang itong first question ko. Kasi bago ko lang narinig ngayon sa rebuttal mo na Elijah and Moses talaga yung dalawa. Kanina sa first stand mo, sa cross ko, sa iyo, first cross ko, sabi mo hindi literal na personahe ni Elijah at ni Moses yung dalawa, pero may ibang tao, pero dalawang witness. So alin ba talaga sa dalawa, Pastor Ferdy, na panindigan mo, alin sa dalawa? Na literal yan talaga si Elijah at Moses ang katuparan yan sa Revelation 11, yung dalawang witness? O hindi yan, iba yan kay Elijah at Moses? Nagtataglay lang ang espiritu ni Elijah at Moses. Alin sa dalawa, Pastor Ferdy? Pastor Ferdy? Wala siya. Pastor mo na yung time. Pastor Ferdy, baka naka-mute ka? Narinig mo, Pastor Ferdy, yung tanong ni Buwabin? Sinasagot ko nga eh. Ewan ko nangyari. Sige, Pastor Ferdy. Okay. 20 seconds. Yung stand natin na the spirit and power, dun po tayo, no? Hindi po yan magka-contra yung binabanggit ko. Ang tinutukoy lang dun sa 2 prophets na yan, yan mismo yung patunay ko na itong babalik in the spirit and power are the 2 prophets. Anointing nila yon.
Next question po. Next question. So, Pastor Ferdy, again, another clarificatory question para malinawan tayo dito sa stand mo. Second question is, kung hindi yan literal si Moses at Elijah, anong pangalan yung dalawang yun? Kasi hindi naman talaga yun si literal kay o literal, may pangalan Elijah at Moses. Ngayon, sinabi mo, may spirit lang ni Elijah at Moses. So, again, my question is, to clarify, sino yung dalawang yun? Anong pangalan nun? Yung specific name na kung wala. Sino ang pangalan nila, hindi po na binanggit ang Bible. Pero malalaman natin kung anong espiritu at kapangyarihan nila because of Malachi chapter 4 verse 5 and 6 and Revelation 11:10 tsaka Revelation 11:6. Okay, next question, Pastor Ferdy. Another clarificatory question para masiguro ko na you don't believe in the doctrine, the pagan doctrine of reincarnation. So, Pastor Ferdy, yung dalawa, hindi yung reincarnation ni Elijah at Moses para sa'yo. Hindi yung reincarnation. You don't believe in reincarnation tulad ng pagan religions. Yes or no? Wala po. Yes. Hindi yung reincarnation. Walang reincarnation sa Bible. Kundi, the anointing of Moses and Elijah was on them. Yun lamang po ang sagot. Okay. Thank you, Pastor Ferdy. Pareha pala tayong paglindigan. My next question you quoted is sa Zechariah chapter 4. Sa Zechariah chapter 4 dito, Pastor Ferdy, this was a type of Christ. Ito si Zerubbabel building his temple in the Old Testament. So, Pastor Ferdy, would you affirm with me that in the New Testament, ang katuparan ng hula sa Zechariah 4, yung personahe na magtataya ng templo ng Diyos, magtatatag, ay si Kristo bilang bagong Zerubbabel sa New Testament, Matthew 16:18-19, nagtatag siya ng iglesia o kanyang templo. Yes or no? Si Kristo yun. For me, hindi yan para kay Christ, no? Yung katuparan ng kay Zerubbabel, no? Yung Zechariah chapter 4, ang tinutukoy dito Father Alvin, hindi si Kristo magtatatag nun. So Pastor Ferdy, this is a prophecy of Zechariah, tapos pinote mo nga yung by grace not by power, hindi sa kapangyarihan ng tao na magtatag ng kaharian kundi sa biyaya ng Diyos. So sino, Pastor Ferdy, sa John 1:17 nagdala ng biyaya? Si Kristo o may iba pa? Si Kristo, tama, no? Pero ibang topic yung tinutukoy na yan. Ang tinutukoy ng Revelation 11, two witnesses, hindi per se napupunta kay Christ. It's the ministry of the two prophets in the tribulation days. Balik tayo, ulit tayo pa Sir Ferdy, no? In perspective of Zechariah chapter 4. Sabi mo, hindi yan si Kristo, yan ang first pahayag mo. So ngayon, aaminin mo na Pastor Ferdy, kasi affirmative ka na he brought the grace to build the people of God, ang grasya, yung biyaya. So ngayon, Pastor Ferdy, arin ba talagang totoo si Kristo ang katuparan sa hula ng bagong si Zerubbabel sa Zechariah 4 bilang biyaya, tagapagtatag ng kanyang kaharian, ng templo, o hindi si Kristo ang katuparan? Kasi kanino parang hindi katuparan si Kristo eh. Saan sa dalawa, Pastor Ferdy, para malinaw? Yes, hindi katuparan si Kristo na siya magtatayo ng third temple. Pero si Kristo yung upo dun sa third temple. So magkaiba po yan. Oh, so tanong ko, Pastor Ferdy, itong templo sa Revelations 11, para sa'yo, hindi ito si Kristo ang nagtayo ito? Pastor Ferdy, Revelations 11 tayo. May templo dito, verse 1 to 3. Ibig mong sabihin si Kristo ang hindi nagtatag si Kristo ng templong ito? Yes. Yes, hindi si Kristo per se yung magtatayo niyan at pupunta dito sa lupa para itatag niya, hindi. So sino, Pastor Ferdy? Walang specific na binanggit kung sino. Pero mababasa natin sa verse 1 na mayroong itinayong templo ng Diyos, may altar pa.
Ngayon sa Jerusalem, walang templo, walang altar. Yan ay later na itatayo na third temple po yan. Ang sabi dito, Pastor Ferdy, verse 1, templo ng Diyos, temple of God. Ang templo ba ng Diyos, hindi ba to ang templo ni Kristo o kanyang kaharian na may templo? The kingdom of Christ, of the Messiah, which he has also a temple or the place of worship. Temple of God, Revelation 11:1-3. Yes or no? No, magkaiba po yan eh. Yung kingdom, iba dun sa salitang temple of God. The kingdom, yan po ay sa millennium na. Pero yung temple of God, dito sa 11, pag binasa mo sa verse 2, may bibigay pa sa Gentiles yan? Next question, Pastor Ferdy. Okay. Next question, Pastor Ferdy. Hindi mo ba alam sa Biblia na ang pagtatag talaga ng tunay na templo ng Diyos ay ang anak sa si Kristo na inutusan ng Ama na magtatag ng templo? Hindi mo pala alam yun sa Biblia, Pastor Ferdy, Old and New Testament. Alam mo o hindi? Alam. Na si Kristo. Oh, yes. Okay, alam. Ferdy, Pastor Ferdy. Ngunit, hindi siya fit. Kaya nga sabi ko kanina, hindi yan magiging exegesis pagka ganyan ng interpretation. Next question po. Next question, Pastor Ferdy. Sabi mo, Pastor Ferdy, alam mo na si Kristo ang katuparan sa hula sa Old Testament na lutusan ng Diyos na magtatag ng templo ng Diyos. Hindi nga siguro si David at si Solomon. So, ngayon, Pastor Ferdy, sa New Testament, si Kristo nagtatag ng templo, hindi? Yes or no? Yung templo na, yes, si Kristo nagtatag ng templo. Yung templo na yan, spiritual na templo. Pero yung 11, na para dun sa dalawang witnesses, literal na templo po yung pinag-uusapan dyan. Kaya nga, Pastor Ferdy, yung literal na templo, hindi ba si Kristo nagtatag nun? Last question na lang, Mr. Moderator. Oh, hindi ba yung templo ng Diyos sa Revelation 11? Si Kristo naman pala ang katuparan sa pagtatatag ng templo ng Diyos eh. So ngayon, Pastor Ferdy, ang nagtatag ng templo ng Diyos sa Revelation 11, si Kristo talaga. Yes or no? No. Hindi si Kristo yung nagtatag niyan. Kasi si Kristo nasa langit, yung nasa lupa ang nagtatag noon. Salamat, Bar Albert. Okay, sige. So, time na po. So, dyan po nagtatapos ang ating last cross-examination. So, shoutout sa mga taga-subaybay. napakaganda po nung topic natin ngayon about sa Book of Revelation chapter 11, yung two witnesses. So, ngayon ay dadako na po tayo sa final conclusion. Ang mauna po dito ang second speaker, Pastor Ferdy, 5 minutes, final conclusion. Ready ka na? Yes, ready na po. So, you may start, bro. Okay, salamat, no? Actually, it's very simple debate na palitan namin ng ating kaibigan na si Bar Alvin. Talagang malapit yan sa puso ko si Bar Alvin, eh. Dito, hindi para i-down yung kapatid, yung ano niya, stand niya. Ang gusto ko lang i-ano dito, yung sa final conclusion ko. Una, bakit binanggit ko talaga na ito ay two prophets? Binanggit kasi yan sa doon sa talata kanina na binasa din natin sa 11 verse 10. These are the two prophets. Sabi niya dito na tormented them that dwelt on the earth. So binabanggit ko kanina yan para i-identify kung sino yung mga yan. O sino bang two prophets yan. Yung para malaman natin kung sino yan, yan yung kayang magpatigil ng ulan, yan yung kayang maging dugo yung tubig. Okay, ngayon, yan ba ay reincarnation of Elijah and Moses? Hindi po. Binanggit ko nga kanina na sa Malakay chapter 4 verse 5 and 6 na Elijah will send again
during the dreadful day of the Lord. Ang dreadful day of the Lord, hindi yan time ni Christ. So, binanggit din ng Luke 1:17 na si John the Baptist is Elijah or have the spirit and power of Elijah. Binanggit din ni Christ yan sa Matthew 7:11. Truly Elijah should come and restore all things. Pero may binabanggit na dreadful day of the Lord sa Malakay chapter 4 verse 5 and 6. Eh, sino yung Malakay 4:5 na yan? Oh, dreadful day of the Lord yan. Hindi yan sa panahon natin. Ang dreadful day of the Lord is dreadful day of the wrath of God. Okay? So, sa according to the early Christian fathers, binabanggit nila na after the church will come or go up to heaven for the rapture, mayroong mangyayari na 7 years tribulation. So, ang pangyayari ng Revelation 11, bago yan mangyari, itatayo muna yung templo. If you read 2 Thessalonians chapter 1 or chapter 2 verse 4 hanggang 5, na binabanggit doon na mayroong uupuan yung Antichrist na templo at magpapakilala siyang Diyos. So, dyan sa bagay na yan, yan yung kanyang gagawin. Tingnan nyo po ito sa verse 2 ng Revelation 11. Sabi dito sa Revelation chapter 11 verse 2, at ang loob ang sa labas ng templo ay pabayaan mo. Hindi ito literal, hindi ito spiritual temple o symbolical temple. Ito ay literal temple. Sabi niya, yung nasa labas ng templo, pabayaan mo. At huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga hintil. Sino yung hintil na yan? Kung yan ay yung tinatag ni Kristo, yuyurakan pa yan. At sabi dito, at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. Ito pala o, banal na syudad. Yung templo na nandoon, yan ay syudad na banal. So dito, 1:30. Dito mga kapatid, sa conclusion natin, no, hindi ito sa panahon ng ministeryo ni Kristo. No? Pinapasukat niya eh, no? May sumasamba doon eh, no? Yuyurakan 42 buwan. Nandun si Kristo. Kung si Kristo yung binabanggit na yan, eh, pinababayaan lang ni Kristo yung yurakan yun. Kaya tingnan nyo, yung binabanggit nila nang nagagalit nga si Kristo dyan eh, no? O, nagalit nga yung mga pariseo, no? 40 years naming tinayo yan eh, no? At tingnan nyo, binabanggit nito yung dalawang punong olibo na to. Yung dalawang punong olibo na yan, iyan yung propesya ng Zechariah chapter 4 na para doon sa huling panahon. So mga kaibigan, we therefore conclude dito sa bagay na ito. So the proper exegesis ng Revelation chapter 11 ay hindi si Kristo at si Maria. So, yan lamang po ang gusto nating sabihin ngayong gabi at magandang gabi sa lahat. Salamat. Sabay mo na, Pastor Cordy. Meron ka pang 10 seconds. Okay. So, dyan po nagtatapos ang final conclusion ni Pastor Cordy na sustento ng ating second speaker sa gabing ito. Dadako na po tayo ngayon sa ating first speaker. Final conclusion. Bro Alvin, 5 minutes. Thank you very much, Mr. Moderator, Dr. John Paulo Cruz, at sa aking kaibigan, si Pastor Ferdinand Sustento, na napaka-soft-spoken tulad ng kanyang kapatid ni si Brad Cisco Sustento. Both of these persons are also close to me because they are also humble, no? Tapos they are truthful to their stand. No? Pero I'm sorry to tell you, Pastor Ferdy, na yung sa'yo, exegesis daw, pero napakalabo eh. I'm sorry to tell you this word na napakalabo. Magagong sa sini ka pa, Pastor Ferdy, pag hindi mo pinakita na may mga pangalan dyan na maganda pangalan, Jesus Christ, Mother Mary, ay walang manunood dyan kahit pamura yan, kahit palibre yan. Eh.
Kasi malabo. Anong klaseng sino yan ang labo? Hindi mo malaman kung sino nagtatag ng templo na gagawa pa yan daw in the future. Hindi mo malaman kailan in the future. Antay lang tayo ng kailan mangyayari. At to yung Pastor Freddy, from start to finish, i-review mo yung video ng debate natin. Malabo kasi wala ka napatunayan na sino yung dalawa. Eh sa amin, letra po letra, Revelations 1:5, si Kristo. Itinatanggi mo lang, pero yan, sa amin katuloy ko, subo na yan namin, eh, nakain na namin yan. Kasi letra po letra nga, eh, ito si mga letra, hirito ng letra po letra, para sa kanya, tama si Brother Bill, kay Revelations 1:5, Faithful Witness, capital W. So, sino lang maging starting from Genesis to Revelation? Yung hari at reyna nga eh. Kaya, that is the thrill and the drama of the story of salvation and redemption wrote by God through His Son Jesus Christ and through Mama Mary as the mother of Christ, kasi wala naman siyang tatay na tao. Si Joseph is only his foster father. The Father is the God, the Father in heaven. So that is the drama of the history of salvation from Genesis to Revelation. Ang starring talaga dyan, Hari at Rena. Yung si Moses, o Spirit of Moses, o Spirit of Elijah, Revelations 19:10, ang may-ari noon, si Kristo. The spirits of the prophets, the spirit of the prophecy, hindi si Mrs. E. White, E.G. White, sabi ni somebody sa Pastor Ferdy, hindi rin si yung propeta niyo sa end times. No? Nakalimutan ko sino yung pangalan. Si Branham, hindi po, Pastor Ferdy. Si Kristo yun, siyang hari ng mga propeta. The testimony, ang testimonya, ibig sabihin yung pagsaksaksi niya, yun ang spirito ng mga propeta, yung spirito ni Moses, ni Elijah, ni Zerubbabel, ni Zachariah, ni Isaiah. Kaya katuparan ng Zachariah 4, tinanggi mo first time, tapos inamin mo naman si Kristo pala talaga. So Katoliko din pala talaga, babagsak ang lahat kung sa katotohanan tayo, hindi lang natin tutulan ng Katoliko. Actually, ang Katoliko talaga nagsasabi ng totoo, hindi lang totoo, letra po letra. Saan sa Mama Mary, letra po letra, Barabin? Revelations 12:1-6, kama 17. Patutuo ng babae, patutuo ng anak ng babae. Sino yung babae ng anak? Si Messiah. Revelations 12:5-6, Luke 1:27-35. Mga letra po letra, hindi ko nalang binasa kayo, mahaba ng oras. So, Pastor Freddy, again, as a summary, no? Summary na kasi ito at conclusion. Napakaganda ng story ng Simbang Katoliko. This is the kingdom of God and the temple of God. Ito, Pastor Ferdy, ang Simbang Katoliko na iniwan nyo nung bata po kayo. Bumalik kayo dito, Pastor Ferdy, kasi magtatapos din po. Ito lang, isa lang ang script kasi sa Diyos eh, sa ibang mga religion. Protestante, 50,000 ka script. Saksinoba, may script na naman na iba. Pangit ang Saksinoba, malabo din. Ito naman sa Badista, presenting din sa Badista. Meron din kami, Beryl. Pagpakinig namin Katoliko, pangit, labo. Pero sa Katoliko, walang malabo dito eh. The scriptures is perspicuous, very clear, and very complete. And ma-adapt talaga natin, makita talaga na ito palang templo ng Diyos ang Katoliko, kaya pala gumagawa tayo dito. Ang hari pala talaga dito si Kristo. Siya pala ito sa Revelations 11, ang nagkustaring niya si Mama Mary, yung reyna ng langit, Revelations 12:1-6, nanganak kay Kristo. Eh, ang ganda eh. 1 minute. Ang haba ng Catholic story, Daniel 2:44, God will establish this kingdom. The kingdom is the one holy Catholic Apostolic Church, sa Douay-Rheims version, sa Chalon-Rheims version, at sa version ng Greek Orthodox Church, Orthodox Bible, Study Bible. Catholic Church talaga yung kingdom ng Diyos. It's a Catholic Church. Hindi kayo Catholic, Pastor Ferdy. Kami Catholic. Sino ang kahari namin dito? Si Kristo. Sa inyo, si Kristo din. Pero bakit hindi nyo i-minukulok na hari? Bakit nasabi ko hindi nyo nalukot na hari? Hindi nyo maangkin na faithful witness, Revelations 1:5, yung Revelations 11, siya yung hari ng mga propeta, hari ng mga saksi. Hindi nyo mabigyan ng role eh. Parang sidekick na lang si Kristo. Yung walang pangalan na witness, yun ang starring actor. Ano bang nangyari sa Protestante? Wake up, Protestants. Last word ko na lang, John Paulo Cruz, before I end. Mga Katoliko, binasa ko dito, let us be devoted to Mary, Sacred Heart of Jesus, and the Immaculate Heart of Mary. We should consecrate our body and soul to our King and Queen, to our new Adam and Eve in heaven, para magpunta tayo ng light. Kasi si Kristo sa anayan, sa langit. Si Mama Mary, Reina, sa langit. Kung magkonsagra tayo sa ating buhay, sa ating Reina, sa ating Hari,
malamang mapunta din tayo sa langit. Yun ang message ko sa atin. Lajan Paolo, magbibuto ka na. Okay. Salamat, Bro Alvin. Okay. So, yun. Dito na po nagtatapos ang napakagandang debate.